sa last game ni Kai Soto ay pinakita niya ang bagsik ng kanyang laro, especially sa first half na kung saan umiskor siya ng 12 points sa loob ng dalawang quarters only. Kakaibang bagsik ang pinakita ni Kai Soto sa game versus Shiga Lakestars at ito rin ang expectations natin sa susunod na laro ni Kai Soto. The same energy, the same intensity, at parehong bangis sa laro ni Kai Soto versus Hsinchu Brave Warriors. Pero ano nga ba ang dapat nating abangan sa game ng Hiroshima Dragonflies versus Hsinchu Brave Warriors? Well, in the center of Hsinchu Brave Warriors attack ay ang Japanese naturalized player na si Josh Hawkinson, isang 6'10 player na nag-average ng 18.2 points on top of his 9.3 rebounds and 1.4 blocks per game. Isang napakagaling na player na siyang makakatapat ni Kai Soto sa center spot. Pero gaano nga ba kagaling itong si Josh Hawkinson? Well, siya lang naman ang current naturalized player ng Japan na naglalaro sa FIBA Asia World Cup qualifiers and he is considered together with Roy Hachimura and Yuta Watanabe as the big three of Japan. And in fact, there is a strong possibility na siya rin ang maglalaro para sa Japan for the FIBA World Cup na kung saan ang Japan ang isa sa mga host countries. Napakagaling kasi na player itong si Josh Hawkinson. Although hindi siya nakatungtong sa NBA, pero grabe ang kanyang offensive skills. He is deadly sa 3-point shooting, napakamautak rin siya maglaro. Well, he is not your typical American imports na talagang napaka-athletic, pero hindi mo rin matatawaran ang kanyang skills at ang kanyang mobility. Napakabilis gumalaw at napakaraming skills na pwede niyang gamitin depende kung ano ang ibibigay ng depensa. He is fundamentally sound player at dito talaga masusubukan na namang muli ang bagsik ni Kai Soto. Sa FIBA World Cup qualifiers ay umiscore si Josh Hawkinson ng 17 points and 11 rebounds against Iran. Isang patunay sa galing ni Josh Hawkinson. Alam naman natin na napakalakas ng Iran at napakatanggad pa ng mga players. In fact, tinambakan pa ng Japan ang Iran sa game na yon at si Josh Hawkinson ang naging best performer of the game. So para na rin Japan versus Gilas, ang labanan na ito dahil si Kai Soto ang Gilas center at si Josh Hawkinson naman ang center ng Japan. And it is imperative na in the future international tournaments ay magkakatapat si Kai Soto at Josh Hawkinson kaya magkakasubukan na talaga ang dalawang national players sa matchup na ito kung sino ang mas magaling. Magandang test run ito para kay Kai Soto kung kaya na ba niyang makipagsabayan sa mga Asian big men. Alam naman natin na nagkatapat na si Kai Soto at ang naturalized player ng Korea na si Ricardo Ratliff at kinaya naman ni Kai Soto. So sa tingin ko, kaya naman ni Kai Soto si Josh Hawkinson dahil hindi naman masyado itong kalakasan and he is not a very physical player. Magka-problema lang talaga si Kai Soto kapag pinisikal siya. In terms of skills, heights, and even mobility, ay hindi naman magkalayo si Kai Soto at Josh Hawkinson. Pero merong malaking advantage si Kai Soto pagdating sa height, kaya kung gugustuhin ni Kai Soto, ay pwede niyang dalhin ang laban sa loob at dominate inside. Pero siguradong hindi naman magpapatalo itong si Josh Hawkinson dahil siguradong mataas ang kanyang pride knowing na si Kai Soto ang isa sa potential niyang makakatapat in the future international competitions. Baka sa Asian Games ay makakatapat pa silang dalawa depending on their availability. So for Kai Soto to be successful against Josh Hawkinson, ay dapat mag-concentrate siya sa mga bagay na meron siyang control, katulad ng rebounding and second chance points and defense. At kapag hindi na naman siya papasahan, so be it, as long as makukuha pa rin niya ang kanyang rebounding at ang kanyang depensa ay more than enough na yan against Josh Hawkinson.
Samantala, nagpasiklab ng 40 points si Jamal Murray at nakuha ng Denver Nuggets ang 2-0 laban ng Minnesota Timberwolves. Umiscore si Jamal Murray ng 40 big points at si Michael Porter Jr. naman ay nagtala ng 13 points sa kanyang 16 points sa fourth quarter. At kanilang pinalakas ang Denver Nuggets laban ng Minnesota Timberwolves sa score na 122-113 para makuha ang kalamangan sa 2-0 sa NBA Playoff Series. Nagdagdag naman si Nikola Jokic ng 27 points, 9 assists and 9 rebounds para sa Denver Nuggets na nagpalabas ng maagang 21 points na kalamangan at nahabol sa 89-87 going sa fourth quarter. Si Anthony Edwards naman ay umiscore ng 41 big points para sa Minnesota Timberwolves na nakakuha ng mainit na 81% sa ikatlong quarter para burahin ang 64-59 halftime deficit. At ang Minnesota Timberwolves ay nakapagtala lamang ng 39% sa first half, just slightly better than it did in a 29-point loss in the series opener. Naishoot nila ang 80% sa third quarter. They shot 80% in the third quarter. 80%. So we didn't play any defense. That's what happened. Yan ang pahayag ng Denver Nuggets coach na si Michael Malone na kung saan galit ito after watching the Timberwolves make 17 of 21 shots. Lilipat ang series sa Minneapolis para sa Game 3 next game. Nakabawi ang Denver Nuggets sa kapanapanabik na fourth quarter at nagsimula nang umiscore dito si Michael Porter Jr. ng 8 sunod-sunod na points sa isang 4-point play, sa isang reverse layup, sa 2 free throws. Pero hindi napigilan ng Denver Nuggets ang umiinit na Timberwolves na nakabawi at nauna pa sa 99-98 sa isang jumper ni Anthony Edwards. The series shifts to Minneapolis for Game 3 on Friday night. Sumagot naman si Michael Porter Jr. sa kanyang 3-point na nagpanumbalik sa kanilang kalamangan. At umiscore si Rudy Gobert ng 19 points pero tinawagan ito ng isang technical foul habang pinagtalunan ang kanyang ikalimang foul na kung saan itinulak niya sa likod si Nikola Jokic. At ang kakapi niyang si Karl Anderson na sinuntok naman niya nung nakaraang huling regular season game ang nagpakalma sa kanya. Nangako ang Minnesota Timberwolves na magiging mas physical pagkatapos ng kanilang laro last Sunday. But it took until the third quarter for them to really bring the fight to the Denver Nuggets. Ang Minnesota Timberwolves ay na-outscored ng 36-18 sa first half pero nauwi ang lamang sa 56-44 sa pagkatapos ng laro. Umiscore si Mark Anthony Towns ng 10 points sa kanyang 3 of 12 shooting. In the series, he has scored 21 points on 8-for-27 shooting. Edwards made 6 of 10 3-pointers, same as Jamal Murray. Naungusan ng Denver Nuggets ang Minnesota sa 19-3 sa fast break sa first half. Ngunit natapos lamang sa 19-16 na kalamangan. Jamal Murray scored a quick 14 points as the Nuggets hit 10 of their first 15 shots in the first quarter.